Yo, what's up? Kumusta kayo? Nagbabalik na naman tayo. This is Kalangis Motovlog. Meron tayong Honda EDV. Dinala lang sa atin dito. At tingnan natin ang problema on ignition. Ayan nga ang nakikita natin. Kung pansinin nyo ang kanyang ABS sa panel ay nagbi-blink. ABS problem na naman tayo ngayon. So, buksan natin ang upuan. Unahin natin mga basic muna. Punta tayo sa may Pios. Pios box niya. Itingnan natin kung putol ang kanyang Pios. Dito nakalagay ang kanyang Pios box malapit sa battery. Sa ibabaw pala ng battery. Ayan ang kanyang key line. At ito ang kanyang fuse box. Kailangan lang tanggalin ang kanyang cover. Ayan, dyan mo makikita kung saan ang fuse ang dapat nating hanapin. Ayan, kung mapapansin nyo, ito ang fuse ng EBS. Ayan, 7.5 ampere ang fuse niya. Tingnan natin kung putol. Ganyan ang kanyang pakalagay. Ibig sabihin, dito siya nasa banda. Kukuha lang tayo ng long nose. Meron naman siyang pantanggal nandun sa likod ng cover na yon. Pero dito tayo sa long nose. Mas mabilis. Ayan. Ang fuse niya, tingnan natin. Ayan. Kung pansinin natin ang fuse, wala naman putol. Hindi naman putol. Pero bakit siya nagkaganyan? I-on nga natin ang ignition ulit na walang fuse. Ayan nga, nag-steady. Dapat ganyan yan. Subalit ayan ay walang fuse. Kaya siya nagkaganyan. Pag ginagin natin ng fuse yan, babalik ulit yan. Kaya naman ngayon, mapapatroubleshoot tayo nito. Try nga natin i-reset ang kanyang ABS. Sasalpakan natin tong kilay niya. Wala pa pong fuse yan. Wala pa kong linalagay na fuse sa kanyang ABS. Ayan. Medyo nakakalimutan ko na rin. Ngayon lang tayo naka-troubleshoot ng EDV. Nakakalimutan ko na mag-reset ng ABS. Iba talaga pag minsan mo ginagawa. Nakakalimut. Dapat nyan ay nagbi-blink na yan mga kalangis. Subukan nga natin bigay ng preno. Wala pa rin. Wala talaga. Okay, baklasan na to. Yan mga kalangis, kinapa kong kanyang preno, hindi naman umiinit. So, kaya palagay ko may putol, kaya baklasin natin to. At ayan po, nabaklas na natin at ito nga nakita ko, nginit-ngit nga ng daga. Daga lang talaga ang kalaban ng EDV. Dahil hindi naman basta-basta nabigay ang mga wire na ito na sensor papunta doon sa preno. Yan ay matibay. So, daga lang ang kalaban. Kaya wala tayong ibang gagawin dito kundi idugtong yan ulit ang wire na yan.
si Kapiranggot lang naman ang naputol, eh kay dito may ngit-ngit din pala oh sa signal light. Ayan. Buti ay yan lang. So ayusin na natin to para matapos na. Ayan. Binalatan ko na yung wire, dudugtungan na lang natin yan para hindi na siya bumili ng panibagong sensor. Ayan yung socket doon sa ilalim, kadugtong. Kung gagamitin nating wire, ito ay Japan, matibay dapat na wire ang gagamitin natin, yung hindi umaabo. Ayan po, ganyan lang ginawa ko, yung blue sa blue, ang white sa white. Hindi kailangan magbaliktad ng ibang kulay. Kailangan po tama ang kabit natin sa kulay sa kulay. So ayan nga po, natapos ko ng ikabit at binalutan ko na rin na electrical tape. Kinapalan ko lang pala. At siyempre dyan yan nakalagay sa ilalim. Yan. Masyadong madilim, pailagin muna natin para makita ninyo. Ayan po. Ayan. Umilaw na. Yan po ang kukulay niya, white blue. Ayun po ang sakit, masyadong makita. Tsagaan lang magdupot niyan. Ayan. So, isasalpa ko na yan doon mga kalangis. Hindi ko na ipapakita. Hindi ko mahirap pag may hawak na cellphone. Ayan. Tapos ko na ikabit. Nandun na siya. Kung mapapansin nyo, ayan yung wire niya. Ayan. Punta doon sa kanyang disc brake sensor. Tapos, medyo busy tayo ngayon. Daming gawa. Ayan, no? Carburetor, lumbara ako. Naglilinis pa tayo. At susubukan na natin dahil nagkabit na natin. Check natin kung magbi-blink pa ba. Yan ay may fuse na. Ayan. Ayos na mga kalangis. Hindi na siya nagbi-blink. So, susunod natin na gagawin ay tanggalin ulit natin ang fuse kung ano ang mangyayari. Ayan. Ito pala yun kanina. Ayan. Ayan yung plaster niya. Medyo malinaw-linaw ngayon. Ayan, hugutin na natin yung fuse. Ayan. Punta tayo sa panel. On. Ayan. Hindi siya nag-blink ka na. Ganun ulit siya kahit naikabit na natin na okay na yung ABS niya. Ngayon ay sasalpa pa natin siya ng pan-diagnostic. Ayan. Sana yung key line. Ayan yung key line niya mga kalangis. Lalagyan ulit natin yan. Ayan. Tapos, punta tayo sa panel. Ayan. So, hintayin natin kung mag-blink. Naghihintay tayo na mag-blink yan para ma-reset ulit. Ayan. Ulitin natin. Open ulit. Hintay-hintay si Dodoy. Ginagawa mo. Ulit. Wala talaga. Lagyan na natin ng fuse. Tanggal na nakakalimot na talaga si Dodoy ng pag-reset ng ABS. Dapat mag-blink yan. Yan. Maingay dito. Ayan, nag-blink na siya kung mapapansin nyo. Ibig sabihin, nagre-reset na ang ganyang ABS brake system. Automatic brake system pala.
Ayan. Ganun lang. Patay natin. Train, no? Buhay natin. Repre, no? Ayan. Matagal na kasi yung seminar namin dati nito eh. Nakalimot na talaga. Minsan lang kasi maka-troubleshoot na ano. Minsan lang nagpapagawa ng mga ganito. Tatanggalin na natin to. Ang importante ay na-reset na natin yun. Ang importante yung mahalag. Yeah, boy. Hindi na siya nag-blink. So, ayan mga kalangis. Ibabalik ko na lang ang mga play rings. Hindi ko na pala na ipakita sa inyo kung paano magbakla. Sa susunod na lang ulit natin ang mga video. So, ito dito, ibabalik ko na rin. Ayan, takip ng key line. Takip ng fuse box. Ibabalik ko na lang. So, tapos dito naman, ayan, talas dyan. Wala na talaga, ayos na. So yan, bago natin ikakabit, siyempre dapat naayos na ang sira. Kasi mahirap magpaulit-ulit ng backlash dito sa ADB na ito. Mahirap. Dito lang mahirap magkalas ng mga bearings na yan. Lalo na at wala tayong panikwat, yung plastic remover. Masakit sa kuko. Kailangan meron ako noon. So, nakakabili noon sa Lazada. Bibili ako ulit noon. So, bago natin isalpak yon, lagyan muna natin ng grasa. Para medyo matakot-takot naman yung daga na mag-ngit-ngit ulit dyan. Ngit-ngit o ngat-ngat, parehas lang din yon. Yan, para matakot-takot siya, ngat, lagyan natin ng grasa yung wire. Dapat nga may paminta to eh. Ito may asin, bitsin, joke lang. So yun, kalangis lalagyan natin para medyo matakot-takot na pumasok yung daga dyan. Dahil may lasa na yung ano, lasang grasa, yung wire. Yan, para hindi na siya ngat-ngatin. At ibabalik ko na lang mga flarings. Yo, what's up? Ayan, nakabit na natin. I-start natin. Ayan, ayos na. Hindi na talaga siya nag-blink. Ayan. So, yun lang nagawa natin. At sana ay makatulong ang video na ito. Maka-inkwentro ang ganito. ADB 150. So, hanggang dito na lang ang video muna natin mga kalangis. Kung susunod na ulit kung meron tayong troubleshoot. Thank you for watching my video.